ang ating mundo ay napakalawak at may tinatayang 510 million kilometer squared na surface area. Kaya hindi talaga maiiwasan na may mga lugar na mga abandonado na ng kasaysayan. Sa episode na ito ay tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakasikat na mga lugar sa mundo na napag-iwanan ng kasaysayan. Una sa lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito at hilig mo ang mga gantong klaseng talakayan, ay mag-subscribe na at hit the notification bell para ma-update ka sa mga bagong upload sa channel na ito linggo-linggo. Chatillon Car Graveyard. Ito ang abandonadong lugar ng binansagang car cemetery o libingan ng mga kotse. Ang dahilan ay malalaman natin maya-maya. Kung mapapansin nyo sa larawan ay napakaraming mga sasakyan ang nakatambak sa kagubatang ito. Ito ay matatagpuan sa Wallonia Municipality sa probinsya ng Luxembourg sa Belgium. Ang million dollar question ngayon mga kaibigan ay bakit at sa anong kadahilanan ay nakatambak ang mga mamahaling kotse noong panahong iyon sa kagubatang ito. Maraming mga spekulasyon at hakahaka ang mga tao pahinggil sa misteryong bumabalot sa lugar na ito. Isa sa mga pinakatanyag na spekulasyon ay ang mga kotse daw na ito ay pagmamay-ari ng mga American soldiers sa kapanahunan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng digmaang iyon ay napilitan daw silang iwanan ang mga sasakyang ito dahil sa mahal ng shipping fee galing sa Europa patungong Amerika. Kaya napag-isipan ng mga sundalong ito na itago na muna ang mga sasakyan sa kalagitnaan ng kagubatan, kung saan ipinarada nila ang humigit kumulang sa 500 mamahaling sasakyan, hanggang sa makaipon na sila ng sapat na pera at maiuwi ang mga ito. Sounds convincing mga kaibigan. Pero may malaking detalye ang hindi tumutugma sa kahakang ito. Dahil sa pagsusuri ay may mga modelo ng mga sasakyan ang nakatambak doon na nai-release na matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya malabong ito ay pagmamay-ari ng mga sundalong veteran noong World War II noong 1940s. So ano nga ba talaga ang tunay na dahilan sa pagkatambak ng mga kotseng ito? Ayon sa masusing pananaliksik, ang mga kotse daw ito ay pagmamay-ari ng mga trabahante ng Canadian ng NATO o National Atlantic Treaty Organization. Sabi nila, ang mga sundalong ito ay nagpunta sa Belgium kasama ang kanilang mga pamilya at bumili ng mga American car model sa local garage sa Chatillon. Ang local garage na ito ay specialized sa pagbebenta at pag-ayos ng mga American model ng mga kotse. At taong 1967 ay kadalasan sa kanila ay piniling iwan ang mga sasakyang ito sa kalagitnaan ng kagubatan ng Chatillon. Maraming mga mamahaling sasakyan ang napag-iwanan doon, kabilang na ang mga Volkswagen, 1953 Pontiac Chieftain, Renault Dauphin, Studebaker Champion, Ford Thunderbird, Peugeot 202, Buick Century, Opel Olympia at Panhard PL17. Malamang kayo nagtatanong ngayon kung andun pa ba ang mga sasakyang ito. Well mga kaibigan, halos lahat ng mga nangangalawang sasakyan dito ay pinagkunan na ng mga piyesa ng mga lokal doon. At karamihan sa mga sasakyan dito ay naidispose na ng gobyerno ng Belgium dahil na rin sa mga ibang environmental concern. Pero may mga ilan pa rin ang naiwan dito. Ang supermarket na ito sa Fukushima, Japan ay madalas ihalintulad bilang Dead City dahil sa mala ghost town itong dating, kung saan makikita pa rin ang iba't ibang items na binabenta ng tindahang ito. Mapapansin rin na may pera pa ang mismong cashier at malinaw pang nababasa ang mga price tag ng bawat produkto dito. Karamihan daw sa paninda dito ay mga gaming consoles tulad ng PSP. Ang tanong ngayon, bakit kaya ganito ang nangyari sa tindahang ito? Nangyari ang lahat ng ito dahil sa forced evacuation na pinatupad ng gobyerno ng Japan sa lugar ng Fukushima. Ito'y para maprotektahan ang mga residente nila sa delikadong radiation na nagkalat sa lugar dahil sa nuclear power plant na nagambala ng lindol at tsunami noong March 11, taong 2011. Ang lindol na iyon ay tinatayang pinakamalakas na lindol sa modernong kasaysayan ng Japan. Ayon sa tagapanaliksik sa lugar ay kapansin-pansin na ang buong tindahan na ito ay hindi pinasok ng mga looters o magnanakaw dahil na rin siguro sa respeto ng Hapones sa kababayan nila. Lockheed P-38 Lightning. Marami ng mga nakakamangang bagay ang nahukay ng mga tao sa ilalim ng lupa at buhangin, kabilang na dito ang mga fossil, antique, ginto at mga kayamanan ng ating mga kanununuan. Ang eroplano na ito ay isa sa mga well-preserved na mga fighter plane noong kapanahunan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay nakalibing ng 2 metro pa ilalim ng buhangin
at nakikita lamang tuwing low tide. Ang piloto ng fighter plane na ito ay si Second Lieutenant Robert Elliott ng Rich Square, North Carolina. Ayon sa pananaliksik, sa kaligitnaan ng pagpapalipad ni Robert Elliott sa eroplanong ito ay nagka-abirya at kinakailangan mag-emergency landing nito. Sa kabutihang palad ay swerte namang nakaligtas si Robert sa aksidenteng ito, pero na-missing in action siya pagkalipas lamang ng ilang buwan. Hotel Di Salto. Nakapanood na ba kayo ng Hotel Transylvania? Kung ganun ay mahiling tulad nyo ang hotel na ito sa ating tatalakayin ngayon, ang Hotel Di Salto. Noong unang panahon, ang hotel na ito ay tanyag sa mga turista. Alam ko sa mga larawang makikita nyo ngayon ay malamang masasabi nyong haunted ang hotel na ito. Maniwala kayo o sa hindi mga kaibigan, pero ang hotel na ito ay napakatanyag sa kanyang kapanahunan dahil ito ay napapaligiran ng mga bukirin, ilog at mga talon kung saan naaaliw ang mga bumibisita dito. Ang tanong ngayon mga kaibigan, paano kaya humantong sa ganito ang hotel na ito? Ayon sa kasaysayan, nagsimula ang kalbaryo ng hotel na ito dahil sa industrial waste na kumalat sa ilog ng Bogota. Isa pa sa mga kadahilanan ay ang lugar na ito ay maraming reports ng suicide. Ginawa ito ng talunan ng mga taong nais magpakamatay sa kapanahunang iyon. Kaya may usap-usapang haunted talaga ang hotel na ito. Graveyard of the Deserted Harley-Davidson. Kung matatandaan nyo kanina ay napag-usapan natin ang car graveyard sa Belgium. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang motorcycle graveyard. Hindi lang ito basta-basta motorcycle mga kaibigan, kundi Harley-Davidson na mga motorcycles. Ang mga Harleys na ito ay pagmamay-ari ng National Police ng Puente Piedra. At dahil sa kakulangan ng pinansyal para sa mga maintenance ng mga motor na ito ay napilitan silang iwanan ito at ipark sa iisang lugar. Alam ko na maraming fanatic ang Harley-Davidson, lalo na ang mga rider nating mga kaibigan. Kung sakali kayo nagtataka, binenta ng gobyerno ang iilan sa mga ito sa halagang $1,200 o nasa humigit kumulang 61,000 pesos. At kapag napaayos na ito mga kaibigan ay magkakalaga ito ng $12,000 kada isa o nasa tumataginting na 612,000 pesos lang naman mga kaibigan. Michigan Central Station. Alam nyo ba mga kaibigan na hindi pa natatapos ang gusaling ito ay ginamit na agad? Ito'y dahil sa pag-usbong ng unang digmaang pandaigdig, kung saan napilitan ang may-ari na ipagamit ang station ng tren na ito sa gobyerno, kung saan nasa 200 tren ang gumagamit nito araw-araw sa kapanahunang iyon. At ito'y ginamit ulit sa ikalawang digmaang pandaigdig. At noong natapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig ay umusbong na ang paggamit ng mga kotse ng mga tao. At dahil dito ay bumaba na ang demand ng paggamit ng tren. At ito'y tuluyang sinara noong taong 1988. At nito lamang taong 2018 ay binili ito ng Ford Motor Company. Bakit kaya binili ito ng Ford? Antayin na lang natin ang plano ng kumpanyang Ford para sa gusaling ito mga kaibigan. May mga sikat na abandoned places ba kayong nalalaman dito sa Pinas? Please comment down below mga kaibigan at nang malaman ko. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa linggong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe mga kaibigan at maraming salamat sa panonood.